Achso, dann genau. Go! Yan ang pinagkaiba niyan. Boom! Ayan, no? Mabalik siya sa original niyang kulay. Tanggal, di ba? So, good morning mga katulis. Ito na ang ating episode 2 sa Honda Beat. Kalikot natin. Ayan, kasama natin ang ating malupitang lola. Ayan, Aldab! Pane Aldab! So, ayan, dito si Lola kasama natin. So, kung makikita nyo mga katulis, itong motor ni Mama is nasa 2 years na siya. And then, ang odo niya ay nasa 40,000 na. Ayan, 40,000 na. Kasi mga katulis, kaya 40,000 odo na yan. Madami na kasing napuntaan tong motor na to. Ayan, puro long drive kasi sila mama at si papa. Mahilig silang lumayo-layo. Kaya kung makikita mo, ayan. Dami ng gas-gas. Ayan o. Ilang taon na to? 2 years old la. Ha? 2 years. 2 years. So, ayan o. Daming gas-gas, di ba? So, ayan ang gagawin natin ngayon. Ayan ang vlog natin ngayon. Tatanggalin natin yung mga dumi na yan, yung mga gas-gas na yan. Babalik natin ulit siya sa ganitong klaseng kulay, ganito kakinis. Ayan, kabilaan yan. Ayan o, diba? Ayan din siya. So, ayan mga katulis, gagamitan natin siya ng heat gun. Ayan, heat gun lang ang sagot dyan. Pwede rin yung, ano to? Pwede nyo rin gamitin yung parang sinusunog, ano tawag doon? Yung butane na may torch, yung pang sunog. Kasi hindi ko marerecommend kasi hindi nyo makokontrol yung init dun eh. Hindi kagaya dito na may 1 and 2 siya. So, pwede nyo siyang kontrolin. Tapos, mga katulis, kung gagawin nyo tong DIY na gagawin ko, kung if ever nagagayain nyo siya, hindi ko lang siya sure sa ibang klase ng motor ha. Depende kasi yan sa plastic na iinitin nyo. Kasi initin niya ng heat gun eh, para matanggal yung luma niyang kulay. So, ayan o, grabe o. So, depende yan sa plastic ha. So, ito, DIY lang to. Hindi ko alam kung maganda kakalabasan nito ano. Pero, nanood na ako sa YouTube. Okay naman yung mga result ng mga gumawa nito. So, simulan na natin. Let's go. So, dito sa heat gun natin, mga katulis, meron siyang off 1 and 2. And then, kapag gagawin nyo na, huwag yung masyadong tutok. Huwag yung masyadong ganyang kalapit. Kasi, mabilis maluluto yan. So, ang layo niya, dapat mga 1 inch, 2 inch yan. Mga ganyang kalayo, dapat ang tirada nyo. So, okay, gamitin na natin agad yung low. Yan, low muna. Try muna natin siya. Tignan natin kung mag-iba yung kulay. Yan, parang medyo naluluto na yung kanto. Pagka ganyan, pwede nyo na siyang lakasan, pero ilayo nyo lang siya ng konti. Ayan, uluto agad oh, grabe oh. Ito.
So mga katulis, dapat balance lang yung pag-init nyo, ah, kasi minsan nasasobrahan sa init, nawawala sa forma. So yun yung result niya, oh. Di ba? Kung yung kanina ganyan yung itsura niya, ayan. Ngayon tignan niyo, parang bumalik na sa dati. So effective talaga siya. Ingat lang talaga sa paggamit, mga katulis. So ayan, oh. Tignan yung itsura niya na. Number 2. Iwasan nyo ding idikit yung balat nyo dito kasi sobrang init na ito. Kung gagawin nyo to, make sure na yung safety nyo, hindi nyo makakalimutan. Ayun, luluto siya, oh. Kala nyo nababasa, di ba? Pero hindi, naiinitan lang yan, kaya ganyan. Ayan, tingnan nyo yung dati niyang itsura. So, bubugahan na natin siya ulit. Medyo ilayo nyo lang, mga katulis, kasi mainit talaga to. Ganyan lang, tsagaan lang. Oops! Time first muna! Kung wala naman kayong heat gun na kagaya nito, mga katulis, pwede nyo siyang ma-order sa Shopee o Lazada. I think nasa 1,000 plus lang to. So, ilalagay ko na lang dyan sa description box yung link kung saan ko saan nakakabili nito, no? So, pindutin nyo lang yung link dyan. Ayan. So, ayun. Tuloy lang tayo dito. Let's go! So, ayan na siya ngayon. Nawala na yung mga gas niya. Ang galing gagi. Natutuwa ako dito sa hitgan na to. No? So, ayan. Madami-dami tayong gagawin ngayon kasi tignan mo ulit. Tikang damage nito. Ayan, no? Puro gas. So, lipat natin yung motor doon para medyo maliwanag. Ayan, mga katulis, dito naman tayo sa kabilang side. Initin na natin. Ayan. Kung makikita nyo itong parang mga ano, ayan, sabihin nyo naluto yan. Kailangan pantayin lang yan. Tsaka dito. Ano mo, grabe yun yun. Sarap na yun tuloy ni Sen. Let's go! So yan, kung may nakuha kayong technique na naman dito sa ating channel, iwan mo naman ng like yan, saka mag-subscribe ka na rin dyan. Pindutin mo na rin yung bell button para updated ka pagka may mga bago tayong DIY or gagawin dito sa channel natin. Luto siya. Yan, tingnan mo, ha. Tingnan natin.
Boom! Ayan, no? Mabalik siya sa original niyang kulay. Tatanggalin natin itong guwit na yan, yung mga gasgas. Tanggal, diba? Kaya kung ako sa inyo, bili na kayo ng heat gun. Mas, pili ko mas madali siyang gawin kapag ka heat gun gagamitin nyo kesa sa butane tsaka sa torch. Diba, ginagamit blower eh. Ewan ko, mukhang abutin ka ng siyam-siyam dun bago ka matapos eh. Sa heat gun, tignan mo, ang bilis oh. Ipa-flash ko dito sa screen yung itsura niya kanina. Let's go! Ayan na ang DIY natin. Diba na wala yung mga gasgas niyo, kahit lapit mo. Ito, hindi ko pa ito na ano nga na. Hindi ko pa yan na heat gun, tignan nyo. Puro gasgas. O, heat gun natin siya ngayon. Na natin ang magiging result. Ayan na siya ngayon, yung result niya. Diba? Kanina kulay gray na, ngayon kulay black na siya ulit. So, ayan na. Para na ulit siyang bago. Diba? So, medyo madami-dami ito mga katulis, kaya gawin muna natin siya. So, time-lapse muna natin ito. In 3, 2, 1, let's go! Konti-konti lang mga katulis, lagi nyo ilalayo ha. Huwag yung sobrang dikit kasi maluluto talaga. Lalong-lalo na huwag nyo ididikit tong dulo ng heat gun. Huwag nyo ididikit yung dulo nyan sa fairings kasi goma, ano yan eh. Parang tinutunaw niya yung plastic and tendency pag dinikit nyo, maluluto. Didikit, mga ngamoy, mabaho. Ganda na oh. Damn! Grabe. So yun mga katulis, kung meron na naman kayo ng balibago natutunan at technique or DIY dito sa ating channel, kagaya ng pagsunog natin ng flarings, ng fairings natin para bumalik yung dati niyang kulay. So ayan na siya ngayon. Kita nyo naman. Ayan o, tanggal talaga yung kanyang mga guhit-guhit. 4 years old na motor. Naging maayos na ulit. So, kung may natutunan ka dito, bigyan mo naman ito ng like at mag-comment ka na rin dyan. And please subscribe on my YouTube channel. Hitutin mo na rin yung notification bell para once na may bago tayong upload, lagi kang ma-notify ka, no? So, yun lang. Again, mga katulis, kapag kagagawin nyo to, make sure lang na doble ingat kayo at madiskarte. Huwag masyadong malapit pag kagagamit kayo ng heat gun.
kasi talagang maluluto ang inyong plastic. Tsaka hindi ko alam, depende yan sa plastic na nakalagay sa motor nyo. Hindi siya pwede sa buong motor. Sa mga parts lang ng fairings ng motor, ano. Yun. So, yun lang mga katulis. Ciao!